Okay, let's all pray together. Ngayon po tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkaalipin. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified through the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ang iyong pangalan. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God. And also, please teach us how to live as a born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, patuloy mo po kaming turuan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos upang malaman namin kung ano ang iyong kalooban at kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. Especially, we are praying for the incoming our summer retreat from April 14 to 17. Lalo na po, dinadalangin po namin ang papalapit po namin na unang batch ng summer retreat simula po sa April 14 hanggang 17. We were not able to have a summer retreat for the last 2 years because of pandemic. Dahil po sa pandemya, hindi po namin nagawa na magkaroon ng summer retreat sa loob ng 2 taon. But this year, God allowed us to conduct a summer retreat together. Ngunit ngayon po, ipinahintulot ng Diyos na kami ay makapagsagawa ng summer retreat sa taon na ito. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan nang sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a born-again Christian. Huwag nawa namin malimutan kung ano po yung tunay na layunin ng aming buhay bilang mga born-again Christian. Although we are busy and we have many things to do, let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kahit na kami po yung mga abala at marami kaming mga bagay na kinakailangan gawin, magkaroon kami ng prioridad na makapangaral ng salita ng Diyos sa mga ligaw na kaluluwa. And also we know our time is limited and we are living in the end of aging. At alam po namin na ang aming panahon ay limitado at kami ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Let us discern this age and also let us be awakened. Maunawa-anawa namin ang panahon na ito at kami po ay maging gising. And let us do our best to have a sincere Christian life in order to glorify the name of God. At gawin namin yung aming makakayan upang magkaroon kami ng sinserong buhay Kristiyano at upang mabigyan ng kaliwalhatian ng Diyos. Today also, there are some brothers and sisters who are not attending to this Sunday sermon. Whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Ngayon po, mayroong mga ibang brothers and sisters na hindi po nagawa na makadalaw sa Sunday service na ito. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila ang kanila pong sinserong buhay Kristiyano. And also we are praying for the brothers and sisters, those who are having a sickness and also those who are having a problems in their lives. At dalangin din po namin yung ibang brothers and sisters na meron pong sakit sa kanilang katawan at meron pong pinagdadaan ng kahirapan sa kanilang buhay. Please let them trust in the Lord and please let them get the strength through the Word of God. Nawa sila lamang ay magtiwala sa Panginoon at magkaroon sila ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So that they shall not be frustrated and also they will continue their sincere Christian life. At nang sa gayon na hindi po sila manlupaypay at magkaroon ay pagpatuloy po nila ang kanila pong buhay Kristiyano. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya simula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Acts chapter 11 from verse 19 to 26. Buksan po natin ang ating Biblia sa Gawa chapter 11, simula po verse 19 hanggang 26. Mga Gawa, Acts chapter 11 from verse 19 to verse 26. Babasahin ko po.
Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kung kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo, subalit ang may ilan sa kanilang mga lalaking taga-Cyprus at taga-Sirene nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Jesus, sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng mga sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at ang kanilang sinugo ay si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon ng may katapatan ng puso sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon at si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa isang buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Okay, today we are going to think about this passage and we will learn about the work of the gospel by the Holy Spirit. Kaya po ngayon ipag-aaralan po natin yung mga talata po na ito sa aklat na ito at pag-aaralan po natin yung pagkilos ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. As our Lord Jesus Christ promised, according to Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kagaya po ng sinabi ni Jesucristo doon po sa Gawa chapter 8 sa mga alagad, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at sa buong Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, as in the day of the Pentecost, according to Acts chapter 2, the disciples, they received the Holy Spirit. Ayon po doon sa Gawa chapter 2, sa araw po ng Pentecostes, ay tinanggap ng mga alagad ang banal na Espiritu. And after the disciple, they received the Holy Spirit, they were changed. At pagkatapos po na matanggap ng mga alagad yung banal na Espiritu, sila po ay nabago. Before they get the Holy Spirit, they were afraid of the soldiers. That's why when Jesus Christ was caught, they were scattered and then they ran away. Kaya bago po nila tinanggap yung Espiritu Santo, sila po ay mayroong takot doon sa mga kawal. Kaya nga po, nung hinuli po si Jesucristo, sila po ay nagsitakas at nagkawatak-watak. But after they received the Holy Spirit, they became very brave and they preached the gospel boldly. Ngunit pagkatapos po nilang matanggap yung Espiritu Santo, sila ay naging mga matatapang at ipinangaral nila ng may katapangan ang salita ng Diyos. But if you look at Acts chapter 7, there is the story how the Stephen was martyred by the Jewish people. At doon po sa Gawa chapter 7, meron pong kwento na kung saan na si Esteban, siya ay naging martyr dahil pinatay siya ng mga Hudyo. Yeah, there was the persecution to the born again Christians. Kaya po nagkaroon ng pag-uusig para sa mga born again Christian. This Acts chapter 11 verse 19 says, "Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word, no one but the Jews only." Kaya nga po sabi po dito sa verse 19, samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. As you know well, the Stephen, he was the one of the deacon in the early churches. There were seven deacons and one of the deacon, he was the Stephen. Kaya gaya po ng ating alam, si Esteban, isa po siya sa mga diakono na pinili at sila po ay pito at siya po ay isa doon sa pitong mga diakono. If you read Acts chapter 7, you can understand how the Stephen was martyred. At dito po sa Gawa chapter 7, na nakita po natin kung paanong naging martyr si Esteban. And after that, there were the great persecution to the born-again Christians in Jerusalem. At pagkatapos po nun, nagkaroon po ng malaking pag-uusig para sa mga born-again Christian doon sa Jerusalem. Okay, let's open the Bible, Acts chapter 8. Buksan po natin ang Biblia sa Gawa chapter 8. Verse 1. Sa verse 1.
Now Saul was consenting to his death. At that time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. First, we are going to think about why God allowed this persecution in the Jerusalem church and then to the born-again Christians. Kaya una po, pag-isipan po natin, bakit po ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng pag-uusik sa iglesia na nasa Jerusalem at maging sa mga born-again Christian? They became the born-again Christian through the gospel, and then they are serving the Lord. Sila po ay naging born-again Christian sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, at sila ay naging mga lingkod ng Panginoon. But there was the great persecution. That's why the Stephen, he was martyred, and also other the born-again Christians, they received the great persecution. That's why they were scattered in the many different places. Ngunit si Esteban po, siya po ay nagkaroon ng malaking pag-uusig, at si Esteban ay naging martyr, at maging yung mga born-again Christians, sila po ay nagkaroon ng malaking pag-uusig. Maybe you may ask a question, why God allowed this kind of great persecution to the born-again Christian? Marahil magtatanong kayo, bakit ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng malaking pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem at maging sa mga Kristiyano? There is the important reason. Meron pong mahalagang dahilan. As you know well, as our Lord promised, according to the Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, you shall be the witness in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Kaya kagaya po ng sinabi ng Panginoon doon po sa Gawa chapter 1 verse 8 na kung tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at sa buong Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And also you may remember according to Matthew chapter 28, Jesus Christ commanded the disciples, go therefore all the nations and all the nations, and then baptizing them and baptizing them in the name of the Holy Spirit and in the name of the Father and Holy Spirit, and we will open the Bible, Matthew chapter 28. Tignan po natin sa Mateo chapter 28. Verse 19, go therefore make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya paghayo ninyo, gawin ninyo silang mga alagad, lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. This is the commandment from our Lord Jesus Christ. Go therefore make disciples of all nations. But if the born-again Christian only gather in the Jerusalem, how this the commandment of God can be fulfilled? Kaya ito po yung ibinigay na utos ni Jesus para po sa mga alagad, ngunit kung mananatili lamang sila sa Jerusalem, paano po nila magagawa yung kalooban ng Diyos? And also Acts chapter 1 verse 8, right? From the Jerusalem, you shall be the witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. At maging sa Gawa chapter 1 verse 8, sinabi po doon na tatanggap sila ng kapangyarihan at magiging mga saksi sa buong Judea, sa Jerusalem, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So we can understand God allowed this persecution to the born-again Christian in Jerusalem church. Kaya dapat malaman po natin, ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng malaking pag-uusig sa iglesia na nasa Jerusalem at maging sa mga Kristiyano. If there was not a persecution, maybe the born-again Christians in Jerusalem church, they would stay in Jerusalem continuously and they would not be scattered. Kaya kung wala pong naging pag-uusig para sa mga Kristiyano na nasa Jerusalem, kung marahil mananatili lamang sila doon sa Jerusalem at hindi nila maipapangaral yung salita ng Diyos. But God allowed this great persecution to the Jerusalem church. That's why they were scattered in many different places. Ngunit ipinahintulot ng Diyos yung pag-uusig na ito sa mga Kristiyano, kaya naman sila po ay nagsikalat sa maraming mga lugar. So we can understand God allowed this persecution in order to achieve
God's will. Kaya maunawaan po natin na ipinahintulot ng Diyos ang ganitong pag-uusig para po sa kalooban ng Diyos. In our Christian life, also sometimes we may face some trials and persecution, some difficulties. At the time, maybe we cannot understand. Kaya sa atin din pong buhay Kristiyano, minsan nakakaranas tayo ng mga pag-uusig, kahirapan at pagsubok, at minsan na hindi po natin ito maunawaan. While we are receiving the persecution or some trials, we cannot understand why God allowed this kind of the persecution or trials to me. Habang tumatanggap po tayo ng mga pagsubok, kahirapan at mga pag-uusig, hindi po natin alam kung bakit natin tinatanggap yung mga bagay na ito. But later, you may understand why God allowed this kind of difficulties and trials. Ngunit kalaunan, mauunawaan natin bakit ipinahintulot ng Diyos yung ganitong kahirapan at mga pagsubok. So, although we face some difficulties and trials, we should not be discouraged or frustrated. In this situation, we should trust in God and we should continue our Christian life. Kaya kahit po nakakaranas tayo ng kahirapan at ng pagkabalisa, kinakailangan na magpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. After we overcome all these things, later, we may understand what is the God's will. Kaya pagkatapos nating malagpasan yung mga bagay na ito, kalaunan, malalaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Acts chapter 8, verse 4 again. Sa Gawa, chapter 8. Acts chapter 8, verse 4. Therefore, those who were scattered went everywhere, preaching the word. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. So, the born-again Christian, they were scattered in the different areas. As we just read the Acts chapter 11, they also went to some Gentile areas like Phoenicia, Cyprus, and Antioch, and the different places. Kaya yung mga Kristiyano po, sila ay nakalat sa iba't ibang mga lugar at napunta nga din po sila sa mga lugar ng para sa mga Hentil, kagaya po sa Phinehas, sa Cyprus, at maging sa Antioquia. So, what did they do after they were scattered in different places? Kaya ano po yung kanilang ginawa pagkatapos nilang mapunta sa iba't ibang mga lugar? Bible says, who were scattered went everywhere preaching the word. They preached the gospel. Kaya po, nung sila ay naikalat sa iba't ibang mga lugar, ipinangaral po nila yung salita, yung ebanghelyo. Yes, our Lord promised, you shall be my witness. Yes, the disciples and the born-again Christians, after they were scattered, they preached the gospel in different places. Opo, pagkatapos pong maikalat sa iba't ibang mga lugar, yung mga Kristiyano, ipinangaral po nila yung salita sa iba't ibang mga lugar na iyon. Let's go back to Acts chapter 11. Balikan po natin sa Gawa chapter 11. Verse 19-20 again. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. But some of them were scattered from the Cyprus and Cyrene, who, when they had come to the Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Jesus. After they were scattered, they preached the gospel. But, as the Bible says, at the first time, they only preached the gospel to the Jews, not the Gentiles. Kaya nung una po, pagkatapos po nila makatanggap ng pag-uusig, ipinapangaral nila yung salita sa mga Hudyo lamang at hindi sa mga Hentil. We can say that was the barrier to preach the gospel to other Gentiles. Kaya masasabi po natin na isa itong harang o hadlang upang maipangaral yung salita sa mga Hentil. Sometimes, because of our thought, or because of the prejudice, the gospel can be remitted.
Minsan po dahil po sa ating mga pag-iisip at sa mga hadlang, yung minsan pang yung pangangaral natin, ito ay nagiging limitado. You may know how the Philippine church was started at the first time. Kaya alam po natin kung paanong nagsimula ng una yung iglesia sa Pilipinas. At the first time, this gospel from Korea was preached to the only Koreans. Kaya nung una po yung ebanghelyo na ito, bago sa Pilipinas, ipinapangaral po ito sa Korea lamang. Yeah, first church of the Philippines, that was the Manila Central Church, only the Korean brethren, around maybe 20, the group of the brethren, they were saved and then they had a Christian life. Kaya po nung una, dito po sa Pilipinas, yung pinakaunang iglesia, yung Manila Central Church, at yung mga membro lamang, yung puro mga Koreans, nasa mga 20 katao, at patuloy po itong ipinapangaral sa mga Koreano. But what would happen if the Koreans only evangelized other Koreans, not other Filipinos? Ngunit ano po yung mangyayari kapag ipinangaral lamang yung ebanghelyo sa mga Koreano at hindi sa mga Pilipino? Maybe other Filipinos, they did not have a chance to be saved. Eh marahil po yung ibang mga Pilipino, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maligtas. But after Korean, they were saved, they also evangelized other close Filipinos. Ngunit pagkatapos pong maligtas ng ibang mga Koreano, pinasimulan po nilang i-evangelize yung mga malalapit na Pilipino sa kanila. So, wherever we go and whatever we are doing, we should do our best to preach the gospel to the lost souls. Kaya saan man tayo magtungo, anuman yung ating ginagawa, kailangan magkaroon tayo ng prioridad na ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. But if you read the Bible, there were also the Christians who preached the gospel to the Gentiles. Ngunit kung titignan po natin na meron pong ilang mga Kristiyano na ipinapangaral yung salita sa mga Hentil. If you look at verse 20, when they had come to the Antioch, spoke to the Hellenist, preaching the Lord Jesus. The Hellenist, they are the Gentiles. Kagaya po ng sinabi dito, yung mga Hellenista, nung dumating po sila doon sa Antiochia, pinasimulan po nilang ipangaral yung Ebanghelyo. If you read the Bible, God already promised this gospel also will be preached to the Gentiles according to the Old Testament. Kaya ayon din po sa Lumang Tipan na nakapropesiya na po na maipapangaral din yung ebanghelyo na ito sa mga Hentil. Let's open our Bible, Isaiah chapter 49. Tignan po natin sa Isaías chapter 49. Verse 6. Isaiah chapter 49, verse 6. Isaías chapter 49, verse 6. Babasahin ko po. Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay sa pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Yeah, here. I will also give you as a light to the Gentiles that you should be my salvation to the ends of the earth. You as the light to the Gentiles and you should be my salvation to the end of the earth. So through this passage we can understand this gospel shall be preached even to the Gentiles. Kaya sa pamamagitan po ng talatang ito, malalaman po natin na ipinropesya din na ipapangaral yung salita na yung ebanghelyo sa mga Hentil. At the first time, the Jewish people, they had a very narrow thought. This gospel, they were trying to evangelize only the Jewish people. Kaya nung una po, yung mga Hudyo, sila po ay merong makitid na pag-iisip na gusto lamang nilang ipangaral yung ebanghelyo para sa mga Hudyo. But if you read the Bible, Acts chapter 10, there is the story of the Cornelius. Ngunit kung titignan po natin sa Gawa chapter 10, nandoon po yung kwento ni Cornelio. Cornelius, although he was a Gentile, he was very sincere and the faithful serving God. Si Cornelio po kahit na siya ay isang Hentil, ngunit siya po ay tapat at sincero na naglilingkod sa Diyos. That's why God sent angel to the house of the Cornelius and then God told Cornelius to
invite Simon Peter, who will preach the true gospel. Kaya naman po, sinabi po ng anghel ng Diyos kay Cornelio na ipatawag si Simon Pedro upang marinig niya yung mga salitang ikaliligtas niya. So at the time, Peter also didn't think that he will preach the gospel to other Gentiles. Kaya nung una din po si Pedro, hindi po niya naisip na maipapangaral niya yung ebanghelyo sa mga hentil. But God showed some vision through his dream. Let's open the Bible, Acts chapter 10. Tignan po natin sa Gawa chapter 10. Acts chapter 10 from verse 12. Sa Gawa chapter 10, simula po sa verse 12. From verse 12 to 16, babasahin ko po. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal." Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Ito'y nangyari ng tatlong ulit at ang bagay ay hindi agad binatak pataas sa langit. Yeah. The unclean things, there were unclean things. And then the voice to him said, "Rise, Peter, kill and eat." Kaya meron pong mga maruruming bagay sa harap niya at meron tinig na dumating sa kanya, "Pedro, magkatay ka at kumain." As you know well, the Jewish people, they did not eat any unclean animal. Kagaya po ng inyong alam, yung mga Hudyo, hindi po sila kumakain ng mga pagkain na marami. Yeah, if you look at Leviticus chapter 11, there is the clean animal and unclean animal, and clean the fish and unclean fish. Kung titignan po natin sa Levitico chapter 11, nandoon po yung mga maruming hayop, malinis na hayop, yung maruming isda at malinis na isda. That's why verse 14, Peter said, "No, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." Kaya po sinabi ni Pedro sa verse 14, subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal." But verse 15, "What God has cleaned, you must not all the common." Pero sabi po ng Diyos sa verse 15, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Because the Jewish people, they thought the Gentile is not clean. Dahil po yung mga Hudyo, inisip nila na yung mga hintil, sila ay marumi. They despise the Gentiles. Nilalapastangan nila yung mga hintil. But God said, God already made them also clean. So you cannot say they are unclean. Pero sinabi ng Diyos na ginawa na silang malinis, kaya wag mo silang ituring na marumi. Yeah, after he dreamed this vision, there was the man, the servant from the house of the Cornelius. At pagkatapos po niyang makita yung pangitain na ito, meron pong lingkod ni Cornelio na dumating sa kanyang bahay. So he thought God sent these people to preach the gospel to the house of the Cornelius. Kaya naman po, isinugo po siya upang dalhin si Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio upang ipangaral ang salita. So according to the Acts chapter 11, the house of the Cornelius, they were saved through the gospel when Peter preached. Kaya ayon po sa Gawa chapter 11, na yung sambahayan ni Cornelio at siya ay naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pedro sa kanila. So we should know, when we preach the gospel, there shall not be any kind of differentiation. The high and low, the learned or not educated, or not the poor and rich, anyone, anybody is the same in front of God. Kaya po, yung maunawaan po natin sa pamamagitan nito na yung ebanghelyo ay wala po itong pinipili maging mataas, mababa, mayaman, mahirap, matalino o hindi, ito po ay para sa lahat. Okay, let's go back to Acts chapter 11. Tignan po natin sa Mateo. Sa Gawa, chapter 11, verse 21,
Gawa, chapter 11, verse 21. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and then turned to the Lord. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. So, as our Lord promised, you shall be the witness. Yeah, so disciples, they were scattered and also they became the witness of God. Kaya sa kung paanong nangako yung Diyos, sila ay naging mga saksi at ipinangaral nila ang salita ng Diyos. And after they were scattered in the different places, they preached the gospel. At pagkatapos po nilang maikalat sa iba't ibang mga lugar, ipinangaral nila yung Ebanghelyo. We should remember, without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Dapat ay tandaan po natin na kung wala po yung tulong ng banal na Espiritu, walang sino man ang maliligtas. Yeah, if you look at Acts chapter 2, verse 47, because of the works of the Holy Spirit, the Lord added the person who are saved daily. Kaya nga po gaya ng sinabi doon po sa Gawa chapter 2 verse 47 na nung ipinangaral nila nung yung Ebanghelyo, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yeah, when the disciples they gathered together and they had a one mind and they loved one another, there was the works of the Holy Spirit. Nung yung mga kapatid, sila ay merong iisang isip, sila ay nagkakatipon-tipon at sila ay sama-sama, kung gayon nagkakaroon ng paghilos ng banal na Espiritu. Nowadays, it is also same. We are preaching the gospel and there is the works of the Holy Spirit. Because of these works of the Holy Spirit, the people, they can be saved. Gayun din naman po ngayon sa panahon natin, ipinapangaral natin yung Ebanghelyo at merong pagkilos ng banal na Espiritu dahil kung wala pong pagkilos ng Espiritu Santo ay walang sino man ang maliligtas. Yeah. Nowadays, God also opened the doors of the evangelism in many different places. Kaya po binubuksan ng Diyos yung pintuan ng Ebanghelyo sa maraming mga lugar. Yeah, we conducted Bible Seminar 9G in the UPS 5. And also last week, we conducted Bible Seminar in Tambo area. So there also, many lost souls were saved. Kaya nangaral po tayo ng Ebanghelyo sa 9G sa loob ng UPS 5. At noong nakaraang linggo sa Tambo, kaya marami pong mga lugar na napapangaralan po natin ng Ebanghelyo. Yeah. So, we should believe the Holy Spirit works in us. Kaya dapat po tayong maniwala na yung Espiritu Santo, ito'y kumikilos sa atin. Let's open the Bible, Ephesians chapter 3. Tignan natin sa Efeso chapter 3. Verse 20 and 21. Simula po sa verse 20 hanggang 21. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3:1, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaliwalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanpaman. Amen. Yeah, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all the ask that we ask or think according to the power that works in us. According to the power that works in us. We should believe this, the works of the Holy Spirit is in us. Kaya dapat po tayong maniwala na yung pagkilos ng banal na Espiritu na ito, ito ay nasa atin. Yeah, as you know well, from this April 14 to 17, we are going to conduct a summer retreat in our retreat center. Gaya po ng ating alam, tayo po ay magkakaroon ng summer retreat sa April 14 hanggang 17 sa atin pong retreat center sa Tanawan. I believe many of our brothers and sisters already registered to join this summer retreat together. Kaya ako po ay naniniwala na yung lahat po ng ating mga brothers and sisters ay nakapagparehistro na para po makapag-join sa ating summer retreat. Whenever we join the summer retreat, we can also experience great works of the Holy Spirit. Kapag tayo po ay lumuhok sa ating summer retreat, makakaranasan din po natin yung dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. For example, here at the Manila Central Church, when we conduct the Grand Bible Seminar, we will invite many the newcomers. Halimbawa po dito sa ating Manila Central Church, kapag meron po tayong Grand Bible Seminar, tayo po ay nag-iimbita ng maraming mga baguhan. And the summer retreat, there will be great number of the newcomers because the many churches will be united in order to evangelize lost souls together.
Kaya po sa summer retreat, magkakaroon po ng malaking bilang ng mga baguhan dahil yung ibang mga churches, ginawa din po nila yung kanilang makakaya na makapag-imbita. So, when the born again, the brothers and sisters cooperate to one another and also walk together, we can achieve the great works of the Holy Spirit. Kaya kapag yung lahat po ng mga brothers and sisters yung nagkaroon ng isang isip, nagsama-sama at nagtulungan, kung gayon, mararanasan po natin yung dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. Yeah. There might be many newly born again brothers and sisters who will join this summer retreat first time. Kaya marahil po, meron pong mga bagong naligtas na brothers and sisters na unang beses pong lalahok sa summer retreat na ito. So, when you join the summer retreat, yes, you will experience the great works of the Holy Spirit. Kaya kapag lumahok kayo sa summer retreat, opo, mararanasan ninyo yung dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. Let's go back to Acts chapter 11. Balikan po natin sa Gawa chapter 11. From verse 21 again, and the hand of the Lord was with them, a great number believed and turned to the Lord. Then the news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out the Barnabas to go as far as Antioch. Suma sa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. So, the disciples and the born-again Christians, after they were scattered, Phoenicia, Cyprus, and Antioch, and they preached the gospel. And then, many people, they were saved. Kaya po yung mga born-again Christian na napunta sa Antioquia, sa Phoenicia, at maging sa Cyprus, ipinangaral po nila yung Ebanghelyo. Yeah. A great number believed and turned to the Lord. Sabi po, ang napakalaking bilang ng nasumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. That's why Jerusalem Church heard about the news. Oh, in Antioch, there are many newly born-again Christians. Kaya naman po, yung Jerusalem Church, narinig po nila na maraming naligtas doon sa Antioquia. That's why the disciples and the apostles, they decided to send some person who can take care of the Antioch Church. Kaya naman po yung mga apostol at yung mga alagad, sila po ay nagsugo ng isang alagad upang maalagaan po yung mga kapatid sa Antioquia. Yeah, verse 22. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nowadays, it's so same. For example, after we conduct a Bible seminar, some area, some people, they will be saved. And then after that, they will gather every Sunday and Wednesday in order to listen to the Word of God. Kaya ganun din po sa atin, kapag natatapos po tayo na magsagawa ng Bible seminar, at kapag meron pong naliligtas, pinapasimulan po nila yung pagtitipon tuwing Linggo, tuwing Wednesday, sila po ay sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos. There are around 36 mission branches in our Philippine Life for Mission Church. Sa atin pong Philippine Life for Mission Church, meron po tayong 36 na mission branches. Mission branch means there is no the pastors or evangelists. Ibig sabihin po ng mission branch, wala po doong evangelist o walang pastor. That's why sometimes they are also having a difficulty. They are just listening to the sermon through DVD or through online. Kaya po, yung ibang brothers and sisters doon, nagkakaroon sila ng kahirapan dahil nakikinig sila ng sermon through online o kaya DVD. Although they wanted to have a counseling or they wanted to ask some question about the Bible, but there is no one who can answer to their questions. Kaya kahit na gusto nila magpa-counsel, magtanong sa mga bagay tungkol sa Biblia, ngunit hindi po nila magawa na makapagtanong. Long time ago, when the Catanduanes Church was the mission branch, at the time I visited, and then I had a fellowship with the brothers and sisters in Catanduanes. Matagal na panahon na po yung lumilipas doon po sa Catanduanes, noong mission branch pa lamang po iyon, nagkaroon po ng pagkakataon na ako ay makabisita at nakapag-fellowship po ako sa ibang brothers at sisters. At the time, the one sister, she had a testimony. She was crying because they received the persecution from other people. Oh, their church, they don't have any pastor.
They are only watching the DVD. Kaya noong una, mayroon pong isang sister na umiiyak, nagbigay po siya ng patotoo na nakakatanggap siya ng pag-uusig kasi wala silang pastor at nanonood lamang sila ng sermon sa DVD. Yeah, they wanted to ask important question about the Bible or they wanted to have a counseling, but there is no pastor. Kaya gusto po nila magtanong tungkol sa Biblia, magpa-counseling, pero wala po silang pastor. Yeah, after that, I thought we need to pray more so that we can send the sincere evangelists or pastors to the many the mission branches. Kaya pagkatapos po nun, inisip ko po na higit na kailangan na tayo ay manalangin para makapagsugo tayo ng mga evangelists at mga pastor. Nowadays, it is also same. Here at the Manila Central Church, we have a pastor and evangelist. And other churches also, they have a evangelist. But there are many mission branches where there is no any pastors or evangelists. Kaya dito po sa Manila Central Church, meron po tayo mga pastor at mga evangelists. Maging sa mga ibang churches, meron silang mga evangelists. Ngunit sa iba, meron sa iba naman ay wala po silang mga evangelists. We should know that Antioch was the first Gentile church. Kaya dapat malaman po natin, yung Antiochia, ito po yung pinakaunang iglesia ng mga Hintil. After Barnabas was sent by the Jerusalem church, Barnabas, he did his best to take care of brethren in the Antioch church. Kaya pagkatapos po na maisugo ng Jerusalem church, si Bernabe doon sa Antiochia, ginawa po yun ni Bernabe yung lahat ng kanyang makakaya upang maalagaan sila. Yeah. And there was the important teaching. Let's open the Bible. Acts chapter 11, verse 23. At meron pong mahalagang turo sa Gawa, chapter 11, sa verse 23. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. So when he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with the purpose of the heart. They should continue with the Lord. They should continue with the Lord. Kaya sabi po dito, nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Yeah, after Barnabas was sent by the Jerusalem church, he encouraged the brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya pagkatapos pong maisugo si Bernabe ng Jerusalem church, pinalakas po ni Bernabe yung mga loob ng mga brothers and sisters doon at na upang manatili sila sa Panginoon at magkaroon ng sinserong buhay Kristiyano. Nowadays, it is also same, right? Through the Bible seminar, many newcomers, they will be saved. But what's the problem? After they are saved, if they don't abide in the church, they cannot continue their sincere Christian life. Kaya gayon din naman po sa atin, pagkatapos pong maligtas ng ibang ng mga baguhan, ano po yung problema? Yung problema, pagkatapos po nilang maligtas, kapag hindi po sila nagkaroon nakapagpatuloy sa iglesia, hindi po sila makakapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. After a Bible seminar, maybe they will have a testimony. I got the salvation through this Bible seminar. After that, they will attend the church one or two times. But many of them, they are disappeared. Kaya minsan po pagkatapos ng Bible seminar, meron po mga nagpapatotoo na sila ay naligtas sa pamamagitan ng Bible seminar na ito. Ngunit pagkatapos po nilang dumalo ng isa o dalawa, sila po ay hindi na nagpapatuloy. What is the evidence of our salvation? Ano po yung ebidensya ng ating kaligtasan? If we are really saved, we must abide in the church according to the commandment of our Lord Jesus Christ. Kaya kung tayo ay tunay na ligtas, kinakailangan tayo ay manatili sa iglesia kagaya po ng iniutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Let's open the Bible, Acts chapter 13. Tignan po natin sa Gawa chapter 13. Verse 43. Sa verse 43. Acts chapter 13, verse 43. Babasahin ko po.
Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe at nagsasalita at humikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Here, Apostle Paul and also Barnabas, who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of the Lord. This is important, to continue in the grace of the Lord. Kaya ito po yung mahalaga, sinabi po dito na pagkatapos mangaral ng ebanghelyo ni na Pablo at Bernabe, hinikayat nila na sila ay magpatuloy sa biyaya ng Diyos. After we get salvation, what is really necessary? Pagkatapos nating maligtas, ano yung kinakailangan? Truly born again Christian, as like newborn babies, we also need the pure milk of the Word. Kaya yung mga tunay na born again Christian, pagkatapos nating maligtas, kinakailangan po natin ng malinis na espiritual na gatas. Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 2 says, as newborn babies desire the pure milk of the Word. Kagaya po ng sinabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Yeah. Newly born again Christian, we are like a newborn babies. That's why we also need the pure milk of the Word. Kaya tayo pong mga born again Christian, kagaya po tayo ng mga bagong silang na sanggol, kaya kailangan natin ng malinis na espiritual na gatas. That's why we must attend the Sunday sermon, Wednesday sermon, in order to listen to the Word of God. Kaya kailangan dumalo po tayo sa Sunday sermon, Wednesday sermon, upang makapakinig ng salita ng Diyos. If you don't attend the church, how can you learn the Word of God and how your faith will grow? Through the Word of God. Kaya kung hindi ka dadalo ng church, paano ka makakapakinig ng salita ng Diyos at paano lalago ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos? What is the commandment from our Lord Jesus Christ? Abide in me and I in you. After we get salvation, we should abide in Jesus Christ. Kaya pagkatapos po nating maligtas, ano ba yung utos mula sa ating Panginoong Hesukristo? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. How can we abide in Jesus Christ? Paano tayo makakapanatili kay Hesukristo? We know the true church is the body of Christ. Alam po natin na yung tunay na iglesia, ito po yung katawan ni Kristo. Yeah, when you abide in the true church, you can be connected with Jesus Christ and then you can receive all the spiritual supply. Kaya kapag tayo ay nanatili sa iglesia, tayo din naman ay magiging konektado kay Hesukristo at matatanggap po natin yung lahat ng mga espiritual na bagay. So after we get salvation, we must abide in the church. Kaya pagkatapos nating maligtas, kailangan nating manatili sa church. In case of the branch, when the branch attached on the tree, automatically the branch receive the supply and will grow and will bear the fruits. Kagaya po ng isang sanga na kapag siya ay nananatiling nakadikit, nakakabit doon sa puno, nakakatanggap siya ng supply at siya ay lalaki, magbubunga. But if this branch cut off from the tree, it will be withered, it will be dried, and it will become useless. Ngunit kapag ito ay naputol doon sa puno, ito po ay matutuyo, malalanta at magiging walang silbi. Let's open the Bible, Acts chapter 15. Tignan po natin sa Biblia, sa Gawa chapter 15. Verse 32. Sa verse 32. Okay, babasahin ko po. Sina Judas at Silas, na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Yeah, exhorted and strengthened the brethren with many word. So, disciples also, when they visit some church after preaching the gospel, they exhorted and then strengthened the brethren through the word of God. Kaya sabi po dito ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Kaya kahit po yung mga alagad, pinapalakas nila yung mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. If we are really saved, we should abide in the church continuously. Kung tayo po ay tunay na ligtas, kinakailangan magpatuloy tayong manatili sa iglesia. Colossians chapter 1. Tignan po natin sa Colossians chapter 1. Verse 23. Sa verse 23. Colossians chapter 1 verse 23. Colossians chapter 1
sa verse 23. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silang ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. Yeah, here, Apostle Paul also said, if indeed you continue in the faith, yes, this is important. Truly born-again Christian, they should continue in the faith. Kaya sabi po dito, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, kaya yung mga born-again Christian kailangan ay magpatuloy sa pananampalataya. Grounded and steadfast and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. At hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. So, truly born-again Christian, yeah, we should be grounded and steadfast and are not moved in any situation. Kaya po tayong mga born-again Christian na sa kahit anumang sitwasyon, kinakailangan tayo ay maging matibay, hindi nakikilos. But please look at beside of you. Many newly born-again Christian, maybe one or two times they attend the church, but they don't abide in the church. That's the problem. Ngunit tignan niyo po ang inyong paligid. Yung mga bagong naligtas, pagkatapos po nilang dumalo ng isa o dalawang beses, hindi na po sila nagpapatuloy sa iglesia. If they don't abide in the church, they cannot get any strength, the spiritual strength. And also, they cannot be used by God anymore. Kaya kapag ka hindi po sila nakadalo, hindi po sila makakatanggap ng espiritual na kalakasan at hindi po sila magagamit ng Diyos. We should remember what was the teaching of the disciples and apostles in early churches. Kailangan itandaan po natin kung ano po yung turo ng mga alagad at ng Diyos sa mga kapatid sa sinaunang iglesia. Nowadays, it is also same. We must abide in the church and we should continue in the faith. Kaya gayon din naman po ngayon sa panahon natin, kinakailangan manatili tayo sa iglesia at tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Colossians chapter 2. Sa Colossians chapter 2. Verse 6 and 7. Simula po sa verse 6 hanggang 7. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong galing sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. As you therefore have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Yeah, we need to think about what is the walk in Him. You should abide in the church, and you should continue your sincere Christian life. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya, kaya paano po yung paglakad ng gayon sa Kanya, kailangan manatili tayo sa iglesia at ipagpatuloy natin yung ating sincerong buhay Kristiyano. Okay, let's go back to Acts chapter 11. Balikan po natin sa Gawa chapter 11. So, as the Barnabas taught the brethren in the Antioch church, we also should bear in mind and a great many people, verse 23, encourage them all that the purpose of the heart, they should continue with the Lord. Kaya kung paanong tinuruan ni Bernabe yung mga bagong naligtas o kapatid doon po sa Antioquia, kailangan ay ganito din naman, sabi po, kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Verse 24, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Barnabas, the apostle Barnabas, he was a really good man, and then he was used by God. Kaya sabi po na si Bernabe, siya po ay isang mabuting lalaki at siya ay ginamit ng Diyos. And verse 25, then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and then taught a great many people, and the disciples were first called Christian in Antioch.
Kaya sabi pa sa 25, at si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa isang buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ay ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. If you read this passage, you can understand Saul also was invited by the Barnabas to the Antioch church. Kaya sa pamamagitan po nito, mauunawaan din po natin na si Bernabe inimbitahan niya si Saulo upang pumunta sa Antioquia. And if you look at the Antioch church, there were 5 leaders. At kung titignan po natin sa iglesia na nasa Antioquia, mayroon po doong 5 leaders. 5 leaders, because the Antioch church was the first Gentile church, and there were 5 leaders. Dahil po sa pinakaunang iglesia, para sa mga Hintil, yung Antioquia, mayroon po sila doon na 5 leaders. Okay, let's open the Bible, Acts chapter 13. Tignan po natin sa Gawa chapter 13. Okay, babasahin ko po, chapter 13, verse 1. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Here, the 5 leaders, the Barnabas, Saul, and Niger, Simeon, and Lucius, and Cyrene the Manan. These the 5 leaders. Kaya meron pong 5 leader doon sa iglesia na nasa Antioquia, si Bernabe, si Simeon, si Lucio, si Manaen, at si Saulo. As you know well, the Barnabas and Saul, they are Jewish. Kagaya po ng inyong alam, si Bernabe at si Saulo, sila ay mga Hudyo. But Niger the Simeon, we can assume that he was African, the black man. At si Simeon na Niger, masasabi po natin na siya ay isang itim na tao. And Manaen, who had been brought with the Herod, with the Terak, he was very high position. At si Manaen naman po na kinakapatid ni Herodes na tetraka, siya po ay nasa mataas na posisyon. Although they had a different position and a different background, but these 5 leaders, they walk together in the Lord. Kahit po na iba-iba yung kanilang posisyon at iba-iba yung kanilang pinanggalingan, ngunit yung 5 leaders po na ito, sila po ay nagtutulungan. Yeah, this is God's church. In God's church, there is no any differentiation between the brethren. Kaya ito po yung iglesia ng Diyos. Those who is high and low, educated, not educated, rich and poor, everybody, they were together in our Lord Jesus Christ. Kaya ganito din po yung iglesia ng Diyos. Ganito po yung sitwasyon. May mga mababa, mataas, nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Ngunit lahat po sila ay nagtutulungan para sa gawain sa Panginoon. Because we are the one body of Christ. Dahil tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Ephesians chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 4. Sa verse 4. Ephesians chapter 4, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. May isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. So, there is one body. We are the one body of Christ. Kaya meron pong isang katawan, tayo ay iisang katawan ni Kristo.
Okay, let's go back to Acts chapter 11 again. Tignan po natin muli sa Gawa, chapter 11. Verse 25, then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. If you look at Acts chapter 9, there is the story how the Saul, he met the Jesus Christ. Kung titignan po natin sa Gawa chapter 9, meron po doong kwento kung paanong nakilala ni Saulo si Jesus Cristo. As you know well, before he met the Jesus Christ, the Saul, he persecuted the church. Gaya po ng inyong alam, bago po nakilala ni Saulo si Jesucristo, ay inusig po niya ang iglesia. When the Stephen was martyred, at that time, Saul was there also. Nang mamatay po si Esteban, nung sandali na iyon, maging si Saulo, siya ay nandoon. Yeah, Saul thought he had a very zeal for God, but that was wrong. Inisip po ni Saulo na siya ay mayroong sigasig para sa Diyos, ngunit siya ay nagkamali. Yeah, according to the Romans chapter 10, they had a zeal for God, but not according to the knowledge. Kagaya po ng sinabi sa Romans chapter 10 na sila ay may sigasig para sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. That's why according to Acts chapter 9, Jesus Christ appeared in front of Saul. Kaya nga po, pagdating doon sa Gawa chapter 9, si Jesucristo, siya ay nagpakita kay Saulo. Let's open the Bible, Acts chapter 9. Tignan po natin sa Biblia, sa Gawa chapter 9. Verse 4 and 5. Simula po sa verse 4 hanggang 5. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako iniusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Yeah, after Saul met Jesus, he lost his sight and he was not able to eat for 3 days. Kaya pagkatapos pong makilala ni Saulo si Jesucristo, siya po ay nabulag at hindi po siya kumain ng 3 araw. Yeah. But later, Jesus said, this Saul was a chosen vessel for the Gentiles. Ngunit kalaunan, sinabi po ng Diyos na gagamitin si Saulo para sa mga Hentil. Look at the verse 15. Sa verse 15. But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, after Ananias, he received this message from God, he anointed the Saul. Kaya pagkatapos po na marinig ni Ananias yung mensahe na ito mula sa Diyos, binuhusan po niya ng langis si Saulo. After that, the Saul's eyes were open and then he was able to see. Kaya pagkatapos po nun, nabuksan po o gumaling yung mata ni Saulo at siya ay nakakita. Although Paul became the disciple, the apostle for the Gentiles, but at the first time in Jerusalem church, they were afraid of him because of his previous deed. Kahit po na si Pablo, siya ay naging apostol, ngunit pagkatapos po niya maging apostol, hindi po ito naging madali dahil yung ibang mga kapatid, hindi po sila naniwala kaagad at sila ay natakot sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa. But it was also Barnabas who brought this Saul to the Jerusalem church. Maging ngunit si Bernabe din mismo yung nagdala kay Pablo papapatungo doon sa Jerusalem church. Look at verse 26 and 27. Tignan po natin sa verse 26 hanggang 27. And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostle, and he declared to them how he had seen the Lord
on the Lord and that he had spoken to him and how he had preached boldly at Damascus in the name of the Jesus. Sabi po sa verse 26 hanggang 27, nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad, silang lahat ay natakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Subalit kinuha siya ni Bernabe, iniharap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kanila kung paanong nakita niya sa daan ng Panginoon, nakipag-usap sa kanya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Yeah. And later, after Barnabas was dispatched in the Antioch church, he also visited Tarsus to seek the Saul and then brought him in the Antioch church. And then they taught the brethren in the Antioch church together. At pagkatapos po na maipadala sa Antiochia si Bernabe, siya rin po ay nagtungo doon sa Tarso at nakita po niya si Pablo at dinala rin po si Pablo doon sa Antiochia church. Okay, let's open the Bible. Acts chapter 11. Verse 26 again. Balikan po natin sa Gawa chapter 11 sa verse 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great number of people, and the disciples were first called Christian in Antioch. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antiochia at nangyari na sa isang buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antiochia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. There is a important meaning in this verse. Antioch church brethren, they learned from the Barnabas and from Saul for 1 year. Kaya meron pong mahalagang aral dito, yung mga kapatid na nasa Antiochia, sila po ay tinuruan nila Bernabe at ni Saulo sa loob ng isang taon. And after they learned the many kind of things, after that they were called as a Christian in Antioch. At pagkatapos po nilang matutunan yung maraming mga bagay, dito po sila pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So through this passage, we can understand what is the real meaning of the name of Christian. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, mauunawaan po natin kung ano yung pinakakahulugan ng salitang o pangalang Kristiyano. Nowadays, we can easily say, after who attended Bible seminar, if they are saved, we will call them born again Christian. Ngayon sa atin, madali na pong sabihin na pagkatapos makapag Bible seminar at maligtas, madaling tawagin siya na born again Christian, isang Kristiyano. But although they have a testimony, they are saved through the gospel, actually we need to observe them more, at least several months or at least for 1 year. Ngunit kahit po na sila ay magpatotoo na sila ay naligtas, na born again Christian, ngunit kinakailangan po na obserbahan natin sila ng mga ilang buwan o hanggang isang taon. Because it is saying, it is easy to have a testimony, I became the born again Christian. Dahil madali pong sabihin na ako ay naging isang born again Christian. But what is the real evidence of your salvation? Or what is the real evidence of the truly born again Christian? Ngunit ano yung pinakakatibayan na ikaw ay ligtas? Ano yung ebidensya na ikaw ay isang born again Christian? Actually, after Bible seminar, although many people they testify, they become born again, but we need to observe them through the more time. Ngunit sa katunayan, kahit na nakatapos sila ng Bible seminar at makapagpatotoo na sila ay naborn again, ngunit kailangan ay patuloy natin silang obserbahan. Because their real salvation shall be revealed through their Christian life. Dahil yung kanilang kaligtasan, ito ay maihahayag sa pamamagitan ng kanilang buhay Kristiyano. Although they have a good testimony, if there is no any changes in their lives after they get salvation, and if there isn't any evidence as a true born-again Christian, we cannot believe they are really born-again Christian. Dahil pagkatapos po nilang maligtas, kung sa kanilang buhay Kristiyano ay walang anumang pagbabago, walang katibayan ng kaligtasan o ng pagiging isang born-again Christian, kung gayon, paano natin masasabi na sila ay tunay na Kristiyano? Antioch Church brethren, while they are learning from the Barnabas and the Saul, it is proved they are really born again Christian, and then there might be also some fruits through their Christian life.
Dahil habang natututupo yung mga kapatid na nasa Antioquia sa pamamagitan nila Bernabe at Saulo, napatunayan na sila ay tunay na mga Kristiyano, sila ay mga born again Christian at nagkaroon din sila ng bunga. So nowadays also we should know how much precious and valuable name Christian. Christian means man of Christ. Kaya ngayon po mauunawaan po natin kung gaano kahalaga at napaka-importante ng pangalang Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay tao ni Kristo. Christian means Christ lives in me. Ibig sabihin po ng Kristiyano, si Kristo ay nabubuhay sa akin. What about you, brothers and sisters? Do you have any evidence? Really, the Christ lives in me? Paano naman po sa inyo, brothers and sisters? Si Kristo ba ay nabubuhay sa inyo? And also, do you really have evidence? Do you have a real evidence through your Christian life? You are walking with Jesus Christ together as a born again Christian? At meron po ba kayong katibayan sa inyong buhay Kristiyano na lumalakad kayo kasama ni Jesus Kristo sa inyong buhay? So, truly born again Christian, they shall emit the fragrance through their Christian life. Kaya po yung mga born again Christian, kinakailangan ay makita sa kanila yung samyo ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang buhay Kristiyano. When other people observe your life, it shall be different from other unbelievers. Kapag nakita ng ibang mga tao yung buhay ninyo at yung buhay ng mga hindi mananampalataya, kailangan ito ay magkaiba. Even other unbelievers, they will admit, oh, he's really sincere and faithful Christian. Kahit po yung mga hindi mananampalataya, tatanggapin nila na siya isang tapat at mabuting Kristiyano. 2 Corinthians chapter 2. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 2. Verse 15-16. Simula po sa verse 15 hanggang 16. Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak, sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyo mula sa buhay tungo sa buhay, at sino ang sapat para sa mga bagay na ito? For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Yeah, we are the fragrance of Christ. What about you? Are you really emitting this fragrance of Christ through your Christian life? Kaya tayo po ay mabangong samyo ni Kristo. Kaya paano naman po sa inyo? Nakikita ba yung mabangong samyo ni Kristo? Yeah. And 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3. Sa ikalawang Korinto chapter 3 mula po sa verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao, ipinapakita ninyo na kayo ang sulat ni Kristo na iningatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Yeah, Bible says, clearly you are an epistle of Christ. It means letter of Christ. Kaya ibig sabihin po ng liham, ito yung sulat ni Kristo. When you read some letter, you can understand the heart of the person who wrote the letter. Kaya kapag ka nakakabasa tayo ng liham o sulat, makikita po natin yung puso ng taong nagsulat nito. Yeah, if you are the letter of Christ, when the other people look at your behavior, they will know, oh, they are really born again Christian. Kaya kung kayo ay tunay na sulat at sulat ni Kristo, kung gayon, kapag tumingin yung mga hindi mananampalataya sa atin, tatanggapin nila siya isang tunay at tapat na Kristiyano. So as a born again Christian, we need to check ourselves whether we really please the Lord or not through our Christian life. Kaya bilang mga born again Christian, kailangan ni siriin po natin ang ating sarili kung talaga bang nabibigyang lugod natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Sincere Christian, the will not follow only his fleshy desire, but he will do his best to please the Lord through his Christian life.
Ang sinserong Kristiyano, hindi po siya susunod sa pagnanasa ng kanyang laman kung hindi siya ay magiging tapat at sinsero. Galatians chapter 1. Sa Galatia chapter 1. Verse 10. Sa verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Galatia chapter 1 verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. For do I now persuade man or God? It means, do I really please God or not through my Christian life? Kaya ibig sabihin po nito, tunay bang nagbibigyan lugod ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking buhay Kristiyano? Who can please God? Sino po ba yung makakapagbigay lugod sa Diyos? Those who belong to the flesh, they cannot please God. Yung mga nasa laman, hindi po nilang mabibigyang lugod ang Diyos. If you only pursue the physical things and then material things, you cannot please God through your life. Kung pagsisikapan lamang natin yung mga material na bagay at physical na bagay, kung gayon, hindi po tayo makakapagbigay lugod sa Diyos. Romans chapter 8. Tignan po natin sa Roma chapter 8. Verse 8. Sa verse 8. Romans chapter 8 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa laman. So then, those who are in the flesh cannot please God. So if you are in the flesh, you cannot please God. Kaya sabi po, at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. When you really understand what is the will of God, and when you follow the will of the Holy Spirit, you can please God through your Christian life. Kaya kapag alam po natin yung kalooban ng Diyos at tayo ay sumunod sa pagnanais ng Espiritu Santo, kung gayon, makakapagbigay lugod tayo sa Diyos. So, in order to please God, what you should do? Kaya para makapagbigay lugod sa Diyos, paano? Ano yung dapat natin gawin? You should abide in the church and you should get the spiritual strength through the Word of God. Dapat manatili tayo sa church at dapat tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. If you are alone and if you are separated from the church, you will become flesh. Kaya kapag ikaw ay nag-iisa at kapag ikaw ay hiwalay sa church, ikaw ay magiging salaman. You will follow the flesh desire and also material things. Kaya susunod ka sa mga pagnanasa ng laman at sa mga material na bagay. And you will follow the other worldly things. At ikaw ay susunod sa ibang mga makasanlibutang bagay. In the case, you cannot please God. At kung magkagayon, hindi ka makakapagbigay lugod sa Diyos. Now, when you abide in the church, you will understand what is the will of God and also you will do your best to please God through your Christian life. Kaya kapag tayo ay nanatili sa church, malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos at gagawin natin yung ating makakaya para makapagbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5. From verse 8 to 10. Simula po sa verse 8 hanggang 10. Babasahin ko po. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yeah, finding out what is acceptable to the Lord. We should find out what is really acceptable to God and what makes our Lord please. Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, kung ano yung katanggap-tanggap sa Panginoon, at kung ano yung nakakapagbigay lugod sa Diyos. If you are still walking in the darkness, you cannot please God. Kaya kung patuloy po tayo na lumalakad sa kadiliman, hindi tayo makakapagbigay lugod sa Diyos. When you are really separated from the worldly things, you can please God. Kaya kapag tayo hiwalay sa mga makasanlibotang mga bagay, tayo ay makakapagbigay lugod sa Diyos. And also, as the brethren in the Antioch church, they continued in the teaching of the Barnabas and the Paul, the Saul, for 1 year, we also should continue our sincere Christian life.
Kaya kung paanong nagpatuloy din sa turo nila Bernabe at Apostol Pablo, yung mga kapatid na nasa Antioquia, kinakailangan manatili din tayo sa iglesia. Sincere Christian's faith shall not be changed in any situation. Ang sinserong Kristiyano, yung kanyang pananampalataya, hindi ito magbabago kahit anuman ang sitwasyon. When we get the salvation, we were saved through the Word of God. Nang tayo'y maligtas, naligtas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God is the truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. And truth is not changeable. At ang katotohanan ay hindi nagbabago. That's why, as long as we trust in the Word of God, our faith also shall not be changed. Kaya naman, hanggat nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, ang ating pananampalataya, hindi ito magbabago. Hebrews chapter 3. Hebreo chapter 3. Verse 14. Sa verse 14. Hebrews chapter 3, verse 14. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Yeah. We must hold our salvation. We must hold this faith from the beginning until the end. Dapat ay panghawakan natin ang ating kaligtasan, panghawakan yung ating pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa katapusan. Although there is any kind of trials, although there is any temptation by the Satan, we should continue our sincere Christian life. Kahit na mayroong mga pagsubok at mayroong mga tukso ni Satanas, kinakailangan ipagpatuloy natin yung ating buhay Kristiyano. And also one more thing, sincere Christian will consider our Lord Jesus Christ rather than ourselves. At isa pa, yung mga sinserong Kristiyano, isasaalang-alang nila si Jesucristo higit sa anumang bagay, higit kaysa ibang bagay. Truly born again Christian, we realize the grace of God. Sa pamamagitan naunawaan po natin yung biyaya ng Diyos. We can understand how much the grace and the love of God, how much the love of God and grace of God. Kaya naunawaan po natin kung gaano po kadakila yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Philippians chapter 1. Tignan po natin sa Philippos chapter 1. Verse 20. Sa verse 20. Philippians chapter 1, verse 20. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Yeah. As the Apostle Paul said, according to my earnest expectation, and hope that in nothing I shall be ashamed, but with the boldness as the ways, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Whether we live or die, we are living for the glory of God in this world. Kung tayo man ay mabuhay o mamatay, tayo ay nabubuhay sa mundong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. As a born-again Christian, we should not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga born-again Christian, kailangan ay huwag nating malimutan kung ano yung tunay na layunin ng ating buhay. Yeah, whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Kung kayo man ay kumakain, uminom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng mga ito sa ikalulwalhati ng Diyos. Yeah. So, we should not become the born-again Christian with only the name. Kaya huwag tayo maging born again Christian sa pangalan lamang. Maybe you may have the name born again Christian, but what about your actual Christian life? Kaya marahil meron kayong pangalan na born again Christian, ngunit paano naman sa inyong aktwal na buhay? Antioch Church brethren, they were proved. After they learned for 1 year, they were called as a Christian.
Kaya pagkatapos po na matuto ng mga kapatid sa Antioquia sa loob ng isang taon, napatunayan na sila ay mga tunay na Kristiyano. 2 Corinthians chapter 8. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 8. Second Corinthians chapter 8 verse 4 and 5. Ikalawang Korinto chapter 8 simula po verse 4 hanggang 5. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya ng malaking bahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. This Macedonia church, the brethren, although they were in the difficult situation, they also joined to help. Yung mga kapatid na nasa Macedonia, kahit po na nasa mahirap na sitwasyon sila, ngunit ginawa nila yung kanilang makakaya upang sila ay makatulong. But as the Bible says, verse 5, and not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. How the Macedonian church brethren, they was able to do this? Kaya paano po nagawa ng mga kapatid sa Macedonia yung bagay na ito? Because Macedonian church brethren, they are ready to offer themselves to the Lord first anytime. Dahil po yung mga kapatid na nasa Macedonia, handa po sila na ialay yung kanilang mga sarili para sa Panginoon kahit anumang sandali. Yeah, nowadays it's also same. If you are really ready to offer yourself to the Lord, other things is not difficult. Kaya gayon din naman po sa atin, kung tayo ay magiging handa na ialay yung ating sarili sa Panginoon, ito po ay hindi magiging mahirap. Okay, let's go back to Acts chapter 11. Tignan po natin ulit sa Gawa chapter 11. From verse 23 to from verse 23 and 24. Simula po sa verse 23 hanggang 24. Babasahin ko po. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakarami ang tao ang idinagdag sa Panginoon. And verse 26, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa isang buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yeah. And the disciples were first called Christian in Antioch. So today we learned about this Acts chapter 11, how there was the works of the gospel by the Holy Spirit. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Kaya po sa pamamagitan po ng talatang ito, napag-aralan po natin kung paanong gumagawa yung Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. So we really hope in our the Manila Central Church also, there will be the great works of the Holy Spirit will be continued. Kaya umasa din po ako na dito po sa Manila Central Church na magpapatuloy po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. As we learned today through the Acts chapter 11, let us become the sincere Christian. Kagaya po ng aming natutunan ngayon mula po sa Gawa chapter 11, nawa kami po ay maging mga sinserong Kristiyano. Although we face some trials and the persecution, let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life. Kahit po na meron kaming mga pagsubok, kahirapan at pag-uusig, ngunit nawa may pagpatuloy po namin ang aming sinserong buhay Kristiyano. We are praying for the incoming our summer retreat from April 14 to 17. Dalangin po namin ang aming papalapit po na summer retreat simula po sa April 14 hanggang 17. Let us do our best to invite our family members, friends and neighbors to attend this summer retreat. Gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya na aming maimbitahan ng aming mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan sa summer retreat.
retreat na ito. So that we can experience the great works of the Holy Spirit through this summer retreat. Nang sa gayon po sa pamamagitan ng summer retreat na ito, ay maranasan po namin ang dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.